So wala nang paligoy-ligoy pa. Let's review the Joby Wavo Pro. So the Joby Wavo Pro is the latest and greatest from the series of microphones that Joby released. I saw this product from Casey Neistat himself, the god of vlogging. Una sa lahat, build quality wise, I am very impressed. Dahil sobrang premium niyang tignan. Especially yung itsura niya na may active noise reduction sa ilalim. Mukha siyang submarine. Para siyang minimalist na microphone. Aesthetic siyang tignan. This microphone is USB-C charging. And kung makikita niyo sa kanyang left side, meron siyang decibel gain from plus 10 and plus 20. And meron siyang mic jack para diretso na sa camera mismo. On the right side, meron din siyang plus 10 and 20 decibel gain and mic jack again para sa isang external microphone kung gusto mong maglagay ng lavalier mic or ng wireless lavalier microphone katulad ng mga Rode Wireless Go, Go 2 Plus, yung product din ni Joby na wireless, pwede nyo siyang gamitin. Thus, making this microphone a boom microphone. Oo nga pala, I wasn't paid to say any of these things sa mic na to. This is just my personal review, my personal take. And nga pala, sa right side niya, makikita nyo yung kanyang port kung saan siya i-charge. Sina-charge yung microphone na to. I think simula nung nahiram ko siya from Lightroom Corp, shoutout sa inyo, hindi ko pa siya sina-charge kahit, I think once lang. Once ko lang siya sina-charge. It has a very good battery life. Sabi dito sa box, yung battery life mismo ng microphone na to is on standard mode, 60 hours. On ANR mode or active noise reduction mode, 50 hours. And on full charge siya within 3.5 hours and 30 minutes lang siya i-charge technically. Diba? Fast charging na rin pati yung microphone. Also, this microphone is Bluetooth 5.0. As far as I know, nakoconnect itong microphone na to sa cellphone dahil meron ng app. At ito yun, makoconnect mo siya sa cellphone, meron Joby app, and then makocustomize mo yung parameters na meron or yung equalizer, depende sa kung anong, you know, trip mong gustong gawin. Naka-on yata sa akin yung active noise reduction. Nadala ko na tong microphone na to sa Thailand, and madadala ko siya in a few weeks sa Japan. And sobrang impressed ako sa performance ng microphone na to dahil yung pinaka-selling point for me, compared to its competitors, since hindi nga ako associated with any of these brands, sa Dayti, yung gamit ko na Dayti D3, at saka compared sa Rode Shotgun Go Plus yun, ang lamang niya sa mga microphone na yun is meron siyang indicator na gumagana siya sa harapan. Though syempre common na nasa likod yung on and off switch, but it's a game changer dahil makikita mo kung naka-on yung mic mo o hindi. Nangyari na tong experience na to sa akin nung pumunta ako ng Singapore, gamit ko yung D3 lang yun eh. Hindi ko alam, nag-vlog ako, hindi ko alam na wala na palang audio. So, with this mic, I brought it sa Thailand, alam ko na naka-on and alam ko na gumagana and nagamit ko siya for our corporate event, corporate interview na gamit ko rin. Doon ko siya unang nagamit bago ko siya ginamit sa vlogging. And this mic, for me, I think it's actually made for vloggers. It's the best mic I can recommend for vloggers kasi magagamit siya sa PC, magagamit rin siya sa cellphone. And yun nga, yung greatest para sa akin, the latest and greatest selling point of this product is yung makikita mo na naka-on siya, which is katulad ngayon. And kapag yung boses mo sumasagad o sumusobra, magbi-blip siya ng yellow sa likod. Also, pag lowbat siya, magbi-blink siya ng red. At palubat na siya, magbi-blink siya ng yellow. Oo nga pala sa box, oo nga pala. Lakas. Off nga na, plus 10. Off muna natin. Yan, yun yung sound. Ito yung sound ng plus 20, so medyo hihinaan ko yung boses ko kasi plus 20. So, I think, hindi ko alam kung anong odd volume na ito sa mic, pero, ay sa camera, pero titignan natin. But this is plus 20. And this is off, yung regular mode na naka-regular siya. Hindi siya naka-active ng plus 10 at plus 20, which is good. Inside the box, may kasama siyang syempre yung USB-C cable na pang-charge and dead cat na may kasama na rin. And the only thing that's a big letdown for me with this product, I think si Casey Neistat in-address niya na to, hindi sa Joby, but specifically sa era ng vlogging, is yung mic jack that comes with it. Although, pwede nyo naman siya palitan with other mic jacks kung meron kayo, but still, sana ang naisip din ni Joby na yung in-include nilang mic jack is yung naka-letter L na ganito. Hindi yung, ito, papakita ko sa inyo sa screen. Papakita ko sa inyo sa screen habang kinukuha ko dito sa box. Ito kasi yung kasama. Ito siya. Ito yung kasama. Pag binaba mo yung camera mo on the side or on the left, especially sa mga OG or totoong vloggers yan na talagang ang gamit nila is camera. Pag nilapag nyo yung camera nyo, yung cord na to is may tendency mayupi. Which may lead to other problems such as masira yung mic jack ng mismong camera mo or masira yung mic. So ideally, kung bibili kayo nito, recommended ko rin na bumili kayo ng wire.
though itong wire nabibili naman siya. So it's not a big letdown with the product itself. It's all about the product's performance. So yeah, I'm really happy and impressed with the performance of this microphone. And this whole video was recorded with this microphone. Mabibili nyo tong mic na to sa halagang 15,000. Ay hindi, mabibili nyo nga, and by the way, yung nga pala, hindi to available sa Philippines. Mabibili nyo to sa B&H Photo at around 16,389 pesos. Diba? Kung ikukumpara mo sa price ng ibang microphones na merong 18,000, merong 15,000, this is somewhere between the middle. Yung selling point, malalaman mo kung naka-on, makakontrol mo sa phone, and minimalist yung tignan, estetiko, may likabok pa nga, yun. Kaya, ayun, sobrang impressed talaga ako sa performance nitong mic na to dahil excited din akong dalhin to sa Japan. So, yun, magagamit natin siya for more vlogs. Itong mic na to, yung magiging malupit na competitor ng Deity at saka ng Rode. Dahil, una sa lahat, maliit siya. Hindi siya clunky. Pag ginabit mo yung dead cat, sobrang okay siya. Especially sa mga windy situations. As in, reliable talaga. Ito yung mga test. Ito yung test niya sa windy situation at ito rin yung test niya sa regular vlogging mode. So, ito yung sound niya ng walang nang rekta mismo sa camera. Ito yung tunog ng Joby Wavo Pro. Ito yung standard vlogging test. And oh nga pala, nalimutan ko, sa app niya mismo makikita mo yung battery level ng mismong microphone para malaman niyo kung goods ba kayo o hindi. And ayan. Currently my microphone sa camera ay nakaset sa 7. Ito yung regular na standard 0 decibel version. Pwede kong i-press yung plus 10 kung mabitin ako. Yan, ito yung plus 10. So, napansin nyo medyo lumakas ng onte. And kapag ginamit ko yung plus 20, in order lang na matest ko yung plus 10, ito na yung plus 20. Yan, medyo mas malakas na siya. And sa mismong app, may mga settings kung gusto mong maset to male voice or female voice, masiset mo siya doon. And then, ito na tayo sa wind test para malupit. Box tayo electric pan. Lamig. Malamig po. Ito siya, may wind. Ayan ako. Ayan yung may hangin. So, kunwari, nasa bundok kayo, namumundok kayo. Ayan, malakas yung hangin. Naka number 3. Ayan, rinig na rinig. Pero gagamit tayo ng wind muff. So, ito na yung tunog niya ng may wind muff. Ayan, tapos direkta sa hangin. Kung pansin nyo, may difference ba? Kapag ginamit siya pagbablog, and then gumamit ng wind muff, so mahangin, nasa bundok ka, nasa beach. I mean, ordinarily, you wouldn't do this. And alam mo, kapag mahangin yung lugar, huwag ka na mag-vlog. Kasi hindi maganda yung madi-deliver mo. Unless mag-vlog ka sa may bagyo, di ba? Pero ito yun. Oh, kumari, oh, against the wind naman. Yan. So, medyo maganda-ganda naman yung tama ng... Oh, yan. Yan yun. Ito yun. Oh. Happy? Happy. So, yan guys. Huwag na tayo masyado maging technical sa mga ganito. Kasi, yun nga. Ako na nagsabi, maganda. Hindi siya pangit. Promise. Solid siyang gamitin. At saka... Kunwari, ano, nag-skydiving ka, mag-vlog ka skydiving pa ganito. Oh. Di ba? So, what do you think? For me, okay na okay itong microphone na to. Especially if you're on that budget. Professionally and vlogging-wise, marerecommend ko itong microphone na to. And, tignan nyo to. Kasi kinabit ko siya dito. So, sabi ko kanina, pwede nyo siya kabitan ng wireless na lavalier microphone. So, pwede siyang maging boom mic. Nandito siya sa may taas. Di ba? Magbabago yung audio quality niya. Plus 10 lang natin para medyo tumibok. Ayan. So, ito siya kapag naka-boom mic dito sa taas. Ideal studio microphone. Pwede rin maging podcast microphone, guys. But, yeah. Hindi ko gagawin yung mga testing. 1, 2, 3, testing. 1, 2, 3, shit na yan. Sa pagkatapos, that is it for this review. Make sure to like and subscribe. Follow me on Instagram. Follow me on TikTok. Wow, may TikTok na ngayon. I'll see you guys on the next video. Peace out.